Hello, magandang magandang hapon Pilipinas sa lahat ng mga palangga, Luzon, Visayas, Mindanao, andito na naman tayo, Mambuboljak. At syempre, ang ating Sendwave app ay hindi pa kakabog. Libre magpadala ng pera sa Pilipinas, gamit lamang ang promo code Maharlika para magkaroon ng $20 free credit kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, UK, and of course, Canada. Kaya naman, mga palangga, tayo ay tuloy-tuloy na sa ating, okay, sa ating vlog. Kamusta kayong lahat, mga kasama? Si Attorney Glenn Chong, dahil painit na painit ang usapang jampalan. Okay? Ang usapang jombagan o jampalan sa isang ahas. So ngayon, mga kababayan, ay sumausaw na ang mga kongresista para daw magbigay ng paumanhin or apology sa kay babaeng ahas na Lisa Smugs, na hindi lang siya ahas, siya ay parte ng what? Extraction, kidnapping, lahat. Alright? Ayaw niya, gusto nila mag-apologize again si Attorney Glenn Chong sa isang ahas na katulad ni Lisa Smugs. Again, pag nag-apologize ang isang tao, ibig sabihin ay inaccept mo na ikaw ay nagkamali. Di ba? Kumbaga, napag-isip-isipan mo na ikaw ay nakapanakit ng tao, di ba? Kaya ka nag-apologize o nabigla ka lang. Pero sa case namin ni Attorney Glenn Chong, ako for almost two years, na minumura ko ng hindi makain ng ulol na iro. Okay, ng asong julul, ang mura ko kay Lisa Ahas dahil hindi siya karapat dapat irespeto. Ang paghihingi ng paumanhin sa isang tao ay bukas sa loob dahil nasaktan mo yung tao at biglang na-realize mo na nagkamali ka. Kay Lisa Ahas, hindi dapat mag-apology ang kahit sino man. Unless kung ikaw ay asong julul niya o nakikisas ka sa kanya, na nakikinabang ka. So yan po ang dinidemand ngayon. Actually, nadagdagan na naman. So una, umepal si Congresswoman Garin, si Barbers, si Johnny Pimentel. And ngayon may bago, may init-init pa. Gusto pa sumausaw ni Malasakit Bayanihan Party List si Rolando Goles. O diba? Anong ibig sabihin nito? Ay, mga tao ni Kuting Jr., ni Ahas. At pinupush para what? Para sindakin si Glenn Chong? Para sindakin ako? Never. Hindi na abutin ng Pasko yung mga yan. Hindi ko na patatagalin. Andito na po ang aking BFF na kasama ko nag-online karaoke kagabi. Brother! How are you? Ate Claire, you look great. You look great. Thank you. Thank you. Thank you for letting me join you again. And marami pong salamat sa mga patuloy na tumatangkilik po kay Ate Claire sa Maharlika Network, Boljakan, and all other channels ni Ate Claire. Magandang hapon sa inyong lahat dito sa Pilipinas at magandang araw po for everyone else around the world. Yes. Brother, kanina sa intro ko, sabi ko, ang paghingi ng paumanhin, ito ay ibinibigay ng tao dahil na-realize niya na nagkamali siya. At kasama dito, once na nagbigay ng paumanhin ng isang tao, you're willing to reconcile. But in our case, sabi ko nga, walang reconciliation sa isang taong taksil at traitor sa bayan. And also, sabi ko nga kanina, mga nakaraang vlog natin, bakit ba tayo ganito at in-expose natin ang kawalangyaan ni Lisa Ahas? Siyempre dahil sa kanyang aksyon. Ano yung mga aksyon niya na naapektuhan ang milyon-milyon taong bayan, andun na yung pangingialam ng election natin noong 2022. Yun nga, yung araw-araw kong binabanggit dito, smuggling, at ngayon may bago, extraction and everything. Kumusta na? Ano na, nakapagpadala na ba pala tayo ng letter kay Garin? Di ba? We talk about it. I should have sent it today. And nagkaraoke tayo kagabi. I know. Nagkaraoke kami kagabi. Online lang. Anyway. Okay. Actually, nung Saturday,
Ah, kasi di ba Friday yun eh. Friday yata yun. And then on Saturday, I met some of our supporters. And then malayo-layo kasi yun eh. So gabi na rin ako nakauwi. And pagod na ako. And then kahapon, ay nagkaraoke tayo. Well, that's normal. That's normal, yeah. Yung yeah. friends are for. yeah. Friends forever. Friends forever. Yeah, so, I love it. Besides, yung tao na, actually si Peter, yung pinsan ko, siya ang pinagkakatiwalaan ko dito sa bagay na to, umuwi muna kasi he has to attend to his son. And then bukas, pagbalik niya, ipapadala na muna yun kay Congresswoman Janet Garin. As I have promised na delayed lang ako na isang araw and I apologize. Okay. Mm-hmm. Yes, so, yeah, go ahead. Tama yung sinabi mo, Ate Claire, na pag pinag-usapan natin mga kababayan yung apology, if the person is willing to apologize, yes, carries with it an admission na nagkamali siya, di ba? In my case, ako yung target na eh. In the case of Congressman Barbers and Johnny Pimentel, si East Barbers and si Johnny Pimentel. I have nothing against them, ha? Let's be clear about this. Wala na akong duwaan dito sa dalawang congressman na to. And sabay na natin si Anthony Goles. Ano ba yun? Sinabi niya, minamahal ang babae, hindi sinasampal. Anyway, we will discuss that also. Pag sinabi niyong, pag nag-demand po kayo ng apology, in the first place, don't blurt anything na hindi nyo alam yung istorya. Because pag sumagot yung kabila, like in my case, pag sumagot ako, and makita ng taong bayan na meron pala akong malaking rason, a very, very big reason kung bakit ko sinabi yun, na mapapahiya po kayo. Lalabas pong, ano bang termino doon? Sa walang alam, di ignorante. Ignorante, diba? Yes. I mean, you are supposed to be honorable members of Congress. So it goes without saying na bago kayo magsalita on any issue, just don't blurt out anything like that. Na you are demanding an apology from me when you do not actually know the entire story. The fact na sinabi ko yan, mga kababayan, simple lang ang logic dyan. The fact na sinabi ko yan, and I was very angry, merong rason yan. Hindi naman ako nag-drama doon eh. Hindi naman ako tumuntong sa entablado at nag-drama doon for nothing. Mm-hmm. Pumunta ako doon with the sole purpose na ipaglaban ko ang ating sambayan ng Pilipino. So before any one of these honorable gentlemen would require or demand a public apology, no less than a public apology, mga kababayan, they're trying to tell me na mag-sorry ako dahil nagkamali ako, of which I am not. Hindi ako nagkamali. May underlying basis ang aking sinabi at hindi ako nagkamali in that regard. So, kaya nag-post ako, Ate Claire, mga kababayan, never ako mag-apologize because I was never wrong. From my point of view, hindi ako nagkamali. Tama yung sinabi ko. May basihan yan. Kaya po, with respect to the Deputy Commissioner of the Bureau of Immigration, na sumulat siya kay Chief Justice Sismondo, at pinapaimbestigan niya ako with the view of disbarring me, ipapadisbar nila ako. Well, sasagutin ko yan. Because that is part of the process. Because the Supreme Court does not know. Ostensibly, ang nakikita mo lang yung public statement ni Glenn Chong. Kapag nandito ka, kung nandito ka lang sa harap ko, do you see? May predicate pa yun. Kapag nandito ka lang, kung nandito ka lang sa harap ko, sinampal na kita back to back. I mean, kung yun lang ang titingnan mo, lalabas akong masama. Yes. But ang point there is, nilatag ko naman eh, bago ko sinabi yun, nilatag ko in the very same speech. So nobody, not Congressman Janet Garin, not Congressman Ace Barbers, not Congressman Janet Pimentel, not Congressman Anthony Goles, can say na we're ignorant of the reason. Hindi mo pwedeng sabi, hindi nyo pwedeng, kayong apat, and including si Laugan yata yun. Daniel Laugan. Oh, yung Deputy Commissioner ng Bureau of Immigration. You cannot feign ignorance. Hindi nyo pwedeng sabihin na, hindi namin alam yung rason because nilatag ko muna, nag-istorya muna ako bago ako dumating doon. Because that is a conclusion. That is a conclusion. After ko sinabi yung underlying reason, may isang grupo daw, magpa-file din sila ng
disbarment complaint against me. Sige, go ahead. That is your right. But you cannot stop me kung anong isasagot ko. Kasi kakalag ka rin ko talaga si Lisa Marcos sa sagot ko. Because if there's any lawyer worthy of disbarment, that is Lisa Marcos. Attorney Glenn. Hindi ako. Okay. Yes, Ate Claire. So, let's, for example, ipagpalagay natin, kunyari, lalang nagmamaang-maangan itong mga kongresista na ito na hindi nila alam yung underlying factor. Sabihin natin uli sa vlog na ito kung bakit nagsalita si Glenn Chong na jajampalin niya ng back-to-back itong Judas o itong Satanas na si Lisa Marcos. Ano yung factor para ito sa mga kongresista? O sige, ulitin ko. And yes. Pay special attention. Congresspersons Garin, Pimentel, Barbers, Goles, at yung BI Commissioner, Deputy Commissioner na si Laugan. And the group na alam ko naman kung sinong personality behind this group, we will unmask that group at the right time. Yes. If they will push. So, ganito mga kababayan. Since 2010 until 2014, nakikipaglaban po ako para sa ating bansa, para sa ating bayan, para malinis ang ating election system. That's 14 years of my life I dedicated in the service of this country without pay and without any expectation from you na babayaran niyo ako o susuklian niyo ako. I did it because it is my civic duty as a citizen and as a lawyer. Obligasyon ko yun. Umabot ako sa punto na nabuhis ang buhay ni Richard Santillan, a person who has served me for more than 11 years. Up to the day he died, he was serving me loyally and faithfully. Nabuhis ang buhay niya dahil dito sa pinaglaban ko. And it was very painful because I lost the most trusted person I have. 11 and a half years, ginugol niya yung buhay niya with me. Nakunti lang yung sahod niya, but he understood what I was fighting for. Tas, umabot din ako sa punto na tumulong ako nitong mag-asawang Marcos, si Lisa at si Bongbong. Ulitin ko, ni piso, wala silang binayad sa akin. And I was happy volunteering for them because it was my advocacy. Deep in my heart, I know I was helping my country more than Lisa Marcos or Bongbong Marcos. So, mga kababayan, dyan sa punto na yan, when they called me to defend them in 2016, meron kaming tacit understanding na pag umabot naman tayo sa punto na you get to place yourselves in power, linisin natin yung election system. Kaya nga, mga kababayan, hindi ako humingi ng piso sa kanila, bayad, no matter what. And they call me anytime. Kahit alas dos ng umaga, nandun pa ako sa bahay nila. I work without pay. There was even a point, they disown me. Walang problema sa akin yun. Pero meron tayong clear understanding na when you get to power, palitan natin si Smartmatic, linisin natin yung election system natin. In fact, si Bongbong Marcos was speaking exactly about hybrid election system. The hybrid election system I presented to him. So, naniwala ako dito sa dalawang ito. Nung pinatay si Richard, sabihin na lang natin, may piso, wala kayong inabuloy. Gastos ko lahat. Gastos ko yung kabaong, gastos ko yung puntod, everything. Magkwintahan pa tayo, wala kang binigay, wala kang binigay. Although you acknowledge na nabuwis ang buhay ni Richard because of your protest, because of that testimony doon sa Senado. Ano ba pinadala nyo? Bulaklak lang. Kahit pagbisita, hindi naman lang kayo bumisita, hindi man lang kayo dumalaw. Bulaklak lang ang pinadala nyo, but I understand that. I understood that. Oh, we have understanding. Okay lang, walang problema. Tapos pagdating sa punto na pinatawag nila ako, inutusan ako na pumunta ka sa headquarters kahit twice a week man lang. Tinanong ako kung magkano ang bayad. Sabi ko, hindi ako magpapabayad sa inyo. Because I have always been faithful to my advocacy. We are already at the point na pwede tayong manalo at malinis natin yung election system. Finally, makakapagpaupo ang taong bayan ng mga matitinong lingkod bayan dahil hindi mabibenta yung election system. Wala na si Smartmatic. O anong promise ni Lisa Marcos? Sige, pag nanalo tayo, gagawin kitang commissioner ng COMELEC. Pagkatapos, gawin kitang chairman. You see? O, wala akong problema. Tinupad ko yung utos niya. O, tinupad ko yung iba pa mga utos niya. O,
Then pagkatapos, pinadala ako dun sa meeting ng Smartmatic. Dito sa Pilipinas. Meeting with Smartmatic, partners ng Smartmatic. December 10, 2021. Nung correction natin, Claire. Oh. Ulitin ko, nandoon ang representative ni Tambaloslos. Walang representative si Sara Duterte dun. Doon sa meeting kay Cesar Flores, ang dating pangulong president, ang dating presidente ng Smartmatic, nandoon ako. Nandoon si Lisa Marcos, nandoon si Cesar Flores sa video. Pinatago nila ako sa gilid. Tumago naman ako sa gilid. Para lang matuloy yung meeting kasi baka matakot daw si Cesar Flores, makita ako doon. Walang representative doon si Sara Duterte. Then yung third meeting, yun na yun. Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. Sabi ni Lisa Marcos, I need two technical guys. Tapos tabay lingon sa akin, Duro, but not you because they hate you so much. Pagkatapos dyan, anong pinagdaanan ko sa kamay ni Lisa Marcos? Ayun na yun, Ate Claire, yung yes. Diniscuss natin. Oh, mm-hmm. Hindi na nila ako inimbita doon sa pinapon ka, Victory Bowl nila. Pero nung birthday niya, na walang pumupunta, tinatawagan ako. Okay. So, nung inauguration, hindi nila ako inimbita. Okay lang sa akin yun. Tapos pinaglaruan na ako. Oh, mag-file ka na ng application. Hindi naman ako nag-file actually. This June 5, tinawagan ako. O sige, mag-file ka na. Nag-file ako. Anong ginawa nila? Binypass ako 3 times sa COMELEC. Mm-hmm. But they never heard even a word from me. Wala. Hindi ako nagreklamo. I just kept silent. Tapos pumunta si Ivan Oy sa akin at si Hubert Guevara, Senior Deputy Executive Secretary at DICT Secretary. Inalok yung commissioner ng NTC. O kahit mababa yung posisyon, tinanggap ko. Nilunok ko yung pride ko. Anyway, tulad ng sinabi ko, gusto kong dublihin ang free data ng bawat Pilipino para makasave man lang kayo. You will get to enjoy your internet connection. Mm-hmm. Pinirmahan ni Bongbong. Binawi ni Lisa. Oh, pero hindi rin ako nag-complain. Oh, ang sinabi ko lang sa kanila, kahit kunting respeto man lang binigay nyo sa akin na pinaalam nyo sa akin kaysa i-announce nyo na lang dyan. Maraming nang nakakaalam nun eh. Mm-hmm. I-kinikongratulate na ako ng media noong December eh. Tapos binawi nyo. Tapos wala man lang notice sa akin. Sabi ko, sige, kakalas ako sa inyo. Oh, pinagpili ko sila, mga kababayan. Oh, Congressman Garin, Pimentel, Barbers, at Goles. Pinapili ko itong mag-asawa through Hubert Guevara. He was then Senior Deputy Executive Secretary. And Ivan Oy, DICT Secretary. Pinagpili ko sila. Anong gusto nyo? You blacklist Smartmatic publicly, the president, and then followed by the COMELEC na i-blacklist, I mean, no, hindi. Ilaglag nyo ang Smartmatic publicly. And then i-blacklist ni COMELEC. Or kung hindi, ako ang magpapalabas nitong nalalaman ko. I know what you did last summer. Summer yun, ng election period. Ilalabas ko to in the hopes na disqualify talaga si Smartmatic. Matanggal talaga. Dahil alam ko in my heart, I know na dinadaya talaga ni Smartmatic ang election. And to prove that, noong January 2022, patungo na tayo sa election. Lumabas yung revision reports sa kaso ni Congressman Villafuerte. At makikita ninyo, hindi nga tugma ang bilang ng boto ng mga makina doon sa balota. Kasi itong kay Congressman Villafuerte, binuksan to. At magtanong kayo, Janet Garin, Ace Barbers, Johnny Pimentel, and Anthony Goles, tanungin nyo yung HR80. Halugugin nyo yung records dyan. Nandyan, because we have got certified true copies ng mga reports na yan. Hindi tugma. Binilang yung mga balota, hindi tugma sa sinabi ng makina. With more reason na gusto ko talagang tanggalin si Smartmatic because na-validated na yung aking ebidensya which I gathered a long time ago. Imagine ka, 14 years yan ang buhay ko, ginugol ko dyan, tapos tumabot tayo noong 2022, na-booking na talaga si Smartmatic. Tapos all of a sudden, binenta na pala ko kay Smartmatic, pinagpalit na pala yung ulo ko doon. Parang si Salumit, sumayaw doon sa harap ni Herodes at pinugutan ng ulo si John the Baptist. Mm-hmm. Oh. So ito, binawi ni Lisa Marcos yung NTC commissioner na appointment ko. Pinirmahan na yun ni Presidente. Ah, ni Marcos. Si Ivan Oy din ang nagsabi sa akin.
yung nagkwento na ginumbag ni Lisa Marcos Puting. Puting, yeah. Oh, reliable na source yun. Tumatawa-tawa pa nga si Ivan eh. Oh, parang natuwa siya na nasuntok si Marcos eh. Oh. Oh. Kaya. Hello. Or he must have found it very amusing, mga kababayan. He must have really found it very amusing for the wife to jumbag the husband. And the husband is so helpless. Na black eye na lang siya, pero wala siya magawa. O babalik tayo doon, ang babae minamahal, hindi sinasampal. Tingnan mo yung babae na yan, nanununtok ng kanyang asawa. At kung ako yung asawa, ayun, baka, hindi ko na lang tapusin, baka disbar na naman ako. Wag na, wag na. So ito na mga kababayan. Brother, I think, you know, kung asawa mo yan, hindi yun mananampal. Manjojombag. Kasi, nag-iisa lang si Lisa. Si Ahas. Good diba? Point. Good point, Ate Claire. Good point. Yeah. I agree. Yeah. She's one of a kind. Mm-hmm. Oh, so, pinapili ko sila mga kababayan, mga congressmen, honorable members of Congress, for all of you watching this video. Pinapili ko sila. Anong pinili nila? O maghiwalay tayo. Di siyempre maghiwalay tayo. Pero malinaw yung agreement namin. Ito ilalabas ko. Itong red line, don't cross it. Because meron pa ako isang bahala laban sa'yo. Mas matindi ito. Kaya nga palagi kong sinasabi, for all of you planning to disbar me, think about it. Lisa Marcos is more deserving to be disbarred. And I'll bear it doon sa Korte Suprema. Doon tayo magkakatalo. O tingnan natin. Hindi ako nagbabanta. I'm stating a matter of fact. So ito, pumili sila. O maghiwalay tayo ng landas. Malinaw, ha? Ito ilalabas ko. So, nung sinabi ko, ito ilalabas ko, don't stop me. Don't stop me. Kasi, pag pinigilan mo ako, ibang usapan na yan. So, anong ginawa nila? In social media, they try to limit it. Actually, mga kababayan, unang-una kong attempt na lumabas at magsalita, August 4, mag-press conference sana kami with the Catholic Bishops Conference of the Philippines. If I remember that day, right? Yes, August 4, mag-press conference, parang in-alert, ayata kita, Ate Claire, in-alert to kita noon. Yes, yes. Na mag-press conference kami. Yes, sa Catholic Bishops Conference. Ginapang ni Lisa Ahas na naman yung mga, you know, I believe, ginapang naman yung archbishops. So, hindi natuloy yun. You know what? Biglang, I remember si Jarius Bondo called me in the morning, mga 11 o'clock. Nag-usap kami sa telepono. Ang problem is, GSM ang ginamit namin. Madaling matap. Madaling matap yung GSM. But I cannot fault si Manong Jarius. Nag-usap kami. Sabi niya, kung meron kang ilalabas na information, sabi ko, oo. So, nirelief ko na siya sa kanya. Eh kung nag-wiretap sila, alam na nila. Sabi ko, bukas to. By 4 o'clock ng hapon, called off na yung press conference. So that was the first attempt to stop me. So ang sabi ko, hindi ito pwede. Idadaan ko to sa papeles. So gumawa na ako ng affidavit. At ugnayan ako kina General Rayo. At doon, nasingit yun. Then, nag-press conference kami. But, by and large, dito sa social media, they tried to limit us. Walang mention sa mainstream media, di ba? Walang mention anything about it. So, kontento na ako doon. Yeah. And even, walang mention sa mainstream media. Even yung speech mo, dito sa Liwasang Bonifacio, na nilatag mo kung anong reason kung bakit nagsalita ka na kung nasa harap mo lang si Ahas, ija-jumpalin mo. Kasi nga, ayaw nilang pag-usapan yung tungkol sa pakipag-conspire o pakipagsabwatan ni Lisa Ahas sa Smartmatic. Ayaw ngang i-touch ng mainstream media at ayaw din i-touch o pag-usapan itong mga kongresista. Ang gusto lang nila dun sa isang dulo. So paano mo maintindihan kung hindi mo sinimulan? Diba? So, kaya nga sa social media na lang tayo at, well, you know what? Panalo pa rin ang social media natin dahil mas gising. Tingnan mo, kaya, Attorney Glenn, kaya ini-stop tayo. Ini-stop ka at ini-intimidate ka
tayo para i-disbar. Kaya sabi ko nga, at gusto nilang mag-apologize ka. Kasi sabi ko, by giving an apology, is like what? Accepting na nagkamali ka. Diba? At ang ginagawa yes. nga nila, at yeah, ang doon nga sa mga kongresista at yung mga hindi nakakaintindi or ayaw nyo lang kami intindihin, paano mo ibibigyan ng respeto ang isang taong walang integridad katulad ni Lisa at ni Marcos? Yung ugali nila towards the whole 100 something million Filipinos na naghihirap. Yun yung reason ko bakit nakakapagsalita kami like si Attorney Glenn, nadya-jump pa rin niya. Ako nga sabi ko, kulang ang buhay ng buong angkan ni Lisa Araneta Marcos para pagbayaran ang lahat ng tiwalian o kababuyan na ginawa niya sa taong bayan. Ate Claire, mga kababayan, if I may just continue. Okay, they were able to limit me in social media. But tanggap ko yun. Tanggap ko yun na okay lang yan. But nung nagsalita na ako doon sa hakbang ng Maisog in Davao, na sinabi ko na naman itong but not you because they hate you so much. Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys with me. But not you because they hate you so much. You see me, mabihalo ko talaga yun because that it's day, yeah. Pag uwi ko, sinulat ko yun sa aking notepad, sa aking telepono. The exact words she used. Sinulat ko talaga yun. Sabi ko, ito, one day, I will use this. Kasi alam ko na ilalaglag ako. So, nung nagsalita ako dun sa hakbang ng Maisog, and bago yung sa Cebu, yun na yung nasa, when I was in Dubai, that was when I was informed na may finail sa akin sa IBP, sila Karansa. So sabi ko, i-forward mo sa Cebu. Hindi pala pinorward sa Cebu, dun pinorward sa Biliran. Of which I never set foot in Biliran for years. So sabi ko sa nanay ko, padala mo ulit dito sa Manila, antayin ko. Although hinabol ko yun sa Cebu, nagantay ako ng isang linggo doon. So yun ang tingin ko. This is an attempt for me na this is an attempt nila. Nagtangka silang pigilan ako because mga a few days na lang yun bago yung hakbang ng Maisog sa Cebu. So mainit na yung dugo ko doon, kumukulo na yung dugo ko doon. Yeah. So kaya nandun ako sa Cebu, actually sinabi ko na yan. Kung naaalang ka sa kong atubangan, gilaparo na tika. Yun yun. Kung naaalang ka sa kong atubangan, gilaparo na tika. Kung nasa harap lang kita, sinampal na kita. Dinagdagan ko na lang ng back to back dito sa liwasan. So hindi sila nag-complain doon, hindi siguro nila naintindihan. O walang nagreklamo. I know. Barbers knows that. Yeah. He knows that. Bisaya yan. Si Pimentel Bisaya, also, they understand that. Karin also understand that. Why did you not complain? O ito mga kababayan, tanong ko nito sa tatlo, Congresswoman Garin, Barbers, and Pimentel, you understand Cebuano. Bakit hindi kayo nag-complain nung nandun ako sa Cebu? Na sinabi ko, kung naalang ka sa kumatubangan, gilaparo na tika. Oh. Yeah. So ngayon lang kayo nag-complain na Tagalog na. O Tagalog na kasi marami nang nakakaintindi. O di ba? Kasi naalarma sila. This is an afterthought. Attorney Glenn, kasi sobrang dami talaga. Sorry to interrupt you. Kasi naalarma sila. Ngayon sila nag-complain dahil nasasakta na umiikot na yung tumbong ni Liza dahil sa sobrang overwhelming yung mga nasa Liwasang Bonifacio. Kaya gusto na naman ikaw, tayo, intimidate. Yes, that's a good point, Ate Claire. Pero mga kababayan, yun nga ang punto ko. Sinabi ko na yan sa Cebu. Naiintindihan ng at least tatlong congressman na to yung sinabi ko. Because mga Cebuano yan, nakakaintindi yan, nakagsasasalit yan. Including si Janet Garin, Waray and Cebuano, alam niya. Oh. So, bakit hindi kayo nag-complain? When was that? February 25. Kailan kayo nag-complain? March, ano nang March ngayon? January 28, Feb 25, and now March 18. Oh, March 18. Siguro mga 14 kayo nagsimulang mag-ingay. Oh, mga 14 kayo nagsimulang mag-ingay. 3 days ago. That's more than 2 weeks later. Oh, that's more than 2 weeks later. Oh, bakit hindi kayo nag-complain kayong tatlo nung sinabi ko yan in Bisaya? Ngayon lang kayo nag-complain, 17 days later, more than 2 weeks, na Tagalog na yung sinabi ko. Dahil marami na ang nakakaintindi. Yeah. Pero yun, ito pa, bago ako tumungtong sa Liwasang Bonifacio, doon sa stage,
tumawag na naman ng nanay ko. Sabi niya, meron na naman dito sa IBP galing para sa iyo. No. So pangalawang kaso na yun. Kaya nga ako, sabi ko, bawat speech ko may kaso. May kaso. Oh. So ano bang ibig sabihin nun? That's a naked attempt to muzzle me. Gusto nila kong pigilan na magsalita. That's a no-no. Hindi pwede yan. Pinag-usapan natin yan. Hubert Guevara, Ivan Uy, you were representing the Marcos couple. Pinag-usapan natin yan. Pinapili ko kayo. Pumili kayo na lumabas ako. Oh, pinapili ko kayo. You cannot blame me. Pinapili ko kayo. Ano ba gusto nyo? Ilaglag nyo si Smartmatic publicly? I-blacklist nyo? Okay na ako. Wala kayong maririnig sa akin. Your secrets are safe. I will go into self-exile for 6 years. Yun ang sinabi ko. Oh, anong gusto nyo? Hindi daw pwede magagawa ni Marcos yan. I did with more reason na nabuo na Salta. Talaga yung conclusion ko na eto na, dadayain na naman yung eleksyon natin sa 2025. I have to do something. So yun, nilabas ko. Pinapili ko kayo. You choose the wrong choice. Yeah. So ngayon, umabot, because siguro, mga kababayan, Ate Claire, ang feeling ni Lisa, makukontrol ko to. Kahit magsalita to. O, makukontrol ko to. Kahit lumabas to, kontrolado ko ang mainstream media. Ililimit ko yan sa social media. Yun lang yun. Limit social media, control mainstream media, walang lalabas. Well, as I have said, if Lisa Marcos shut the door, God opened a very wide window dito sa Maisog Rally. Ayun, napunta na ako sa entablado. Oh. Mas lalo ito yung unexpected. Ito yung variable na hindi niya na-calculate. Hindi niya inasahan na umabot yung punto na may mag-rally na dyan anti-Marcos. And Glenn Chong will be there talking about her secrets. Yun yung ayaw niya. Okay, kaya pinilit niya ako, bawat speech ko may kaso. So, anong gagawin ko, mga kababayan? Let's fight. Kaya pinakita ko sa kanya. Oh, Ate Claire, mga kababayan, pinakita ko sa kanya. Lalaban ako sa iyo. Hindi ko iiwanan yung sambayan ng Pilipino that I've been fighting for the last 14 years of my life without pay, without expectations of any remuneration or reward. Yeah. So, actually, sabi ko nga pa, ulit-ulit natin sa sinasabi dito na hindi lang po si Attorney Glenn Chong ang pinaila nila ng kaso o mga tanim kaso. Ako, unang-una. Mm-hmm. Pero matatakot ba ako? Not only that, brother, merong bounty yung ulo ko. And still, we're here kasi yung rally ng Maisog sa Cebu, tinawagan kita at sinabi ko, sabihin natin dito. May binigay sa akin intel information dito sa hotel. It's about you. At sinabi ko sa'yo, mag-ingat ka. Well, just not discuss the details yet. Pero sinabi ko sa'yo, tinawagan kita alas 12 yata yun ng gabi because binigay sa akin yung note, alas 10 ng gabi yun eh, after the rally. No, after the rally, pagbalik ko, nagpang-pang-pang-pang-pang ako doon sa shoes ko na maruming-marumi na. Lumapit sa akin yung... Oh, lumapit sa akin, actually, kaibigan ko yun. Sinabi niya, read this. And then, pagdating ko sa room, tinawagan kita. Ah, nag-usap tayo. At sinabi ko sa iyo, ito yung inabot sa akin na intelligence information. Oh. So you be careful. Oh. Totoo yan. I'll execute an affidavit. Another declaration sa, Central District in California. In California. In support of that. No, to support your case, support your defense. Hindi lang tayo mag-discuss about the details. Ano mag-discuss baka mga paghanda, mga jutang dyan na. Dudurugin natin ng bonggang-bongga yung mga yan. Anyway, thank you, brother. Sino? Yes, you go ahead. Ate Claire, mga kababayan. Kaya nga nung sinabi nila sa akin na mag-apologize ka, it never crossed my mind. Why should I apologize? Yeah. I just wasted 6 years of my life with these people. 6 na taon ng buhay ko, sinayang ko dyan sa dalawang traidor na yan. Si Lisa Marcos at si Bongbong Marcos. Traidor hindi lang sa akin, traidor sa bayan. You see, dito tayo, pinapili ko sila. Saan ba gusto nyo? Kayo ang maglaglag kay Smartmatic o ako, ibubulgar ko to. You see, ang sagot talaga ng dalawa, hindi magagawa ni Bongbong Marcos yan. So, ang nasa isip ko talaga, traidor talaga tong animal na to, oh. Traidor talaga. Itong mag-asawa na to, traidor talaga to. Traidor sa bayan. So napurma na yung conclusion ko. Because sinabi nilang hindi nila magagawa na itakwil si Smartmatic. Tinakwil nyo na yan nung panahon ng protesta.
Tapos ngayon biglang hindi na pwede. Tayo ano ibig sabihin? May deal kayo. Ito na yon, guys. I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys with me, but not you because they hate you so much. Yeah. So, tayo magtatakwil sa kanila very soon. Ano yung gusto mong maliban doon sa pinaliwanag na natin, pinaliwanag mo na kung ano yung underlying factors kung bakit, you know, nagsasalta tayong, ako alam na nila, araw-araw nagsasalta ako. Ano yung dapat maintindihan nitong mga kongresistang ito na tila mga traitor din sa bayan? Ate Claire, mga kababayan, ibato ko sa kanila uli. Ganito, let's have a deal. Okay. I will apologize publicly as you wish if you prove me wrong. Yan lang. So I will apologize publicly. Malinaw nyo to ha. Naririnig to ng maraming nanonood sa atin ngayon. I will apologize publicly to Lisa Marcos and Bongbong Marcos only if you prove me wrong. So the best thing that you can do, Congresswoman Janet Garin, Congressman Barbers, Ace Barbers, Congressman Johnny Pimentel, Congressman Anthony Goles, at sumama ka na doon, Daniel Laugan. Laugan. Okay. Magtawag kayo ng investigasyon. Imbestigahan nyo yung aking aligasyon. Okay? Kontrolado nyo yung environment. Teritoryo nyo ang House of Representatives. Oh, dalhin mo dun. Kalantarin nyo si Lisa Marcos, si Hubert Ibarra, si Ivan Uy, at yung iba pa mga personalities na pinangalanan ko. Ako lang sa kabila. Kayo maglampungan kayong lahat dyan. Bonus si Lisa Marcos. Sige, maglampungan kayong lahat dyan sa kabilang side. Bonus si Lisa Marcos. Ako lang sa kabila. Prove me wrong. And I will make a public apology to Lisa Marcos and Bongbong Marcos. And you will not hear from me ever again. But that's sige. Not gonna happen. Hamon ko yan sa inyo. Never ever mag-apologize si Glenn Chong at si Maharlika kasi alam natin na nag-commit si Lisa hindi lang sa pakipagsabwatan sa Smartmatic kundi sa mga high crimes na mga pinag-uusapan ko dito sa vlog ko. Kaya hindi yan, brother, mangyayari. But just to prove them na we are willing, you are willing to you know, answer everything. Gusto kong ipakita sa aking kapwa Pilipino. Gusto kong ipakita sa inyo my sincerity, my faithfulness sa ating pinaglaban na linisin natin yung election system natin. That's what I'm showing you today. Itataya ko lahat. O i-give up ko pa yung pag-abogado ko. So for those willing to wanting to disbar me, sige. Yeah. No, yung mga nag-ilusyon na pa-disbar ninyo ako, sige, sama ko pa, i-surrender ko sa Supreme Court. Hindi na ako babalik mag-abogado. Sige. So, all in. Kung poker pa to, all in. Sige. Oh. Imagine, kontrolado ninyo yung House of Representatives, kontrolado ninyo yung venue. Kayo lahat, maglampungan kayo, bonus pa si Lisa Marcos, lagyan nyo ng trono dyan. Oh. Ako lang mag-isa sa kabila. Pag-usapan natin yung, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys with me, but not you because they hate you so much. And all the circumstances underlying it. At live, ha? Hindi pwedeng hash-hash executive session. Hindi pwede. It has to be public. That's my only demand. It has to be a public hearing. Tingnan natin kung sino may ball sa inyong lahat. O hinahamon ko kayo, pati ikaw, tambaluslos. Umupo ka na doon. Umupo na kayo lahat, pati si Kuting. Naglampo na niya kayo lahat. Sige. Go ahead. Tapos, latagan natin, you know, just to, Attorney Glenn Chong, may konting light lang. Latagan natin ng alak, ng whiskey, ng wine, yung favorite ni Lisa, tsaka pulboron. Tapos, doon sa kabila, ang ilatag kape, nandun ako sa likod mo. Anyway, going back, brother. Ate Claire, mga kababayan, hindi ako nagbibiro. Yeah. I am dead serious about this. Yeah. Okay? Pinaparating ko talaga. Don't tell me, hindi matatama ng ego ninyong mga honorable members of Congress. Janet Garin, Ace Barbers, Johnny Pimentel, Anthony Goles. Don't tell me, hindi matatamaan yung mga ego ninyo, yung mga oversized ego ninyo. Hinahamon kayo ng siyang Glenn Chong. Yeah. At sama pa si Tambaluslos. So kaya sama mo pa lahat ng abogado mo dyan. Sige, pag-usapan natin itong bagay na to. And then, iharap nyo si Lisa Marcos. Ayun nga,
bonus na si Lisa Marcos, ilagay nyo dyan. Yeah. Sige. I And mean... get, eh, tama mo pa si Smartmatic. Oh, eh, sama pa ninyo si Smartmatic doon. Yeah. Kasi, yeah, kasi kung naniniwala sila, itong mga kongresistang itong nagki-kiss ass kay Lisa o sumisip-sip kahit ang balos-los sa ngalan ng pera ng bayan, kung sa tingin nyo na si Glenn Chong ay kaya nyong pataubin at siya ay nagsisinungaling sa kanya mga sinasabi, the best thing to do is kalagarin nyo dyan sa Kongreso pati sa Senado. Right. Diba? Perfect. Yun ang gawin nila. Eh bakit ayaw nyong kalagarin? O, na kung naririnig nyo kami ngayon. Wag na lang yung Senado kasi yung mga senador is very... Yung mga senador hindi sumasaw-saw dito eh. Hindi sila nakikialam dito. Sige, patawag muna. O sige, Kongreso na lang. Mm. Hindi naman nakikialam mo yung mga butihing senador. No. And what rightly what so. Yeah, what I'm trying to say, yung issue sa Smartmatic, yung sa dayaan. Ah, yes. Pero wag natin isama ang senador muna. Kasi hindi, si Kongreso hindi muna sila tayo. Nagisaw-saw. Okay. Ang para sa kanila is, tama nga, their outlook, their vision is more of national. Itong nandito sa Kongreso, ito yung mga myopic views. Mga myopic, mga narrow-minded na mga paningin. So, you see, hinahamon ko na kayo. Mga kababayan, tandaan nyo to, hinahamon ko sila. Magharapan tayo. Let's save the Supreme Court yung pag... Siyempre, pag nagkaso kayo, kakaso din ako. Mag-file din ako ng counter suit against Lisa Marcos. Hindi lang naman, so tulad ng sinabi ko, hindi dapat ako ang i-disbar. Si Lisa, mas marumi ang kamay kaysa sa akin. Yeah. So, hinahamon ko kayo. Imagine, tandaan niyo itong araw na ito, mga kababayan. Nandyan yung hamon. It's out in the public. Tingnan natin. Ulitin natin to. And tomorrow, papadalan nga natin ng letter si Garin, Congresswoman Garin. Padala na kaya natin sila lahat. Sila barbers. Yung mga yon, yung sumausaw. What do you think? Padala natin yung apat. Si, Sisi na. Sisi sa kanila Garin, lahat. Mm. Barbers, Pimentel, and si Goles. And let's see kung anong gagawin nila. Basta hinamon ko sila to conduct an investigation. Yes. Pag-usapan natin. May malusaw ditong ahas, mga kababayan. May mabarbecue ahas. May malulusaw na ahas dito, anakunda. Brother, kung may dadagdag ka pa dito sa issue pinag-uusapan natin, tungkol pa din to kay ahas, you know, I will move on sa next question. Go ahead. I think we should talk about the audio napanood mo ba yung audio, yung sinend ko sa'yo na ikukwento ko lang uli yung mga nakapanood, for sure kabisado nila. Yung audio na yun, nangyari, yung audio message po ni Lisa Ahas Araneta, papunta yun kay Lourdes Barcelon, Maria Lourdes Barcelon, or nickname niya is Louie, asawa ni Teddy Boy Loxin Jr., dating DFA Secretary. Yung message na yun, brother, nangyari noong February 2022 na humihingi siya. Sabi niya, Bacolod, di ba? I'm hearing Bacolod, nangangampanya para sa kanyang asawa. So, naintindihan mo ba yung kung bakit may mensahe siyang ganon sa audio? Nakuha mo yon? It appears na si Francis Chua may final doon sa court sa Istanbul, and then the court ruled in his favor, and then pinapa-authenticate nila yung court decision so that it can be implemented. Pero ang sabi ni Lisa Marcos is she was requesting for Miss Barcelon to push. Yeah. To push. Oo. So yun, ano personality ni Lisa Marcos doon? Yun nga ang kailangan. Let's talk about disbarment, 'di ba? Kung meron pwedeng i-disbar yun, at hindi lang dapat siya. Hindi nga lang disbarment, sabi ko nga Attorney Glenn, that is high crime. Actually, I'll talk about that later kasi may additional information tayo, but I will talk about that later. Pero dun sa video na yun, imagine ninyo, hindi pa nakakaupo si Marcos Jr., but I believe gawain niya na talaga ito. Talagang nakikipagsabwatan siya sa mga tao na sa gobyerno para maging conspirator dun sa issue na wala namang
that is civil civil case yun, di ba? Away mag-asawa. Away mag-asawa yun, brother, eh. Yung issue na yun. Tapos nakialam siya. Nakialam siya kasi gusto nung Francis Chua na kunin forcibly o extract ang kanyang anak doon sa ex-partner niya. Istanbul. So, see that? Sa Istanbul, see that? So, doon sila sa mga kongresista. Idagdag mo yan, brother. Actually, for a lawyer, in the first place, hindi naman niya kliyente si Francis Chua. No, hindi niya kliyente si Francis Chua. Wala silang lawyer-friend relationship. But, she went out of her way to influence the wife of the DFA secretary to push para i-implement yung pagkuha ng mga bata. That's outside of the court. Kaya nga, pinapa-authenticate natin yung decision ng court so that it will go through the legal process and gagawin ng gobyerno kapag the legal papers are in order. What Lisa Marcos did was shortcut it because she wanted to push. Hindi gawain yan ng abogado, ng matinong abogado. Gawain yan ng fixer. Yeah, fixer talaga. Yan. So, dagdag natin yan. That's another ground for her to be disbarred. Kaya nga, sabi ko, Ate Claire, balikan natin mga kababayan kanina yung sinabi ni Congressman Goles na ang babae minamahal, hindi sinasampal. Mm-hmm. Excuse me, hindi po siya babae. She's a rascal. Yeah. Hindi siya gentle. Kasi ito pa, sabi nila sa akin, I am being a gentleman. Mm-hmm. Alam niyo naman yung mga babaeng kasama ko. I have been very gentleman. Kung natatanda ninyo, kung when we cross the street, I change places. Hindi ko sinasabi sa inyo, but I change places because nasa danger side ako kung saan dadaan yung sasakyan. Napansin ko yan nung naglalakad-lakad tayo dito sa LA. Di ba? Napansin ko yan, mga kababayan. Lagi akong protektado ni Attorney Glenn. Kaya naman, ang lab team natin, bonggam-bongga. Anyway, turo yan ang nanay ko. Glenn, you're the man. You should always be on the danger side. So when kung maglalakad tayo sa kalsada, I'm on the danger side. Kung we cross the street, I switch places to be on the danger side. That's how being a gentleman is. Ang problema, mga kababayan, gentleman ako sa lady. Ang problema, si Lisa Marcos is not a lady. She's a rascal. Yes. She is a snake. Rascal, unprincipled, dishonest person. Yeah, more than that. Wala talagang prinsipyo. More than that, yeah. And dishonest at that. Oh. Yeah. So, yung video niya, yung audio niya, actually, ginagawa niya yan. That was also, I also received the video, yung pinagawa niya ako ng executive summary doon sa mga kaso ni Congressman Villafuerte against Lenny Robredo. Kasi gagamitin nga niya sa meeting ng Biden official sa State Department. Oh. May copy ka pa? Ganyan din sa kanya. Oh, ganyan yan. Ganyan niya pag umuutos o nag-uutos siya na importante for her, dinadaan niya sa voice message. Mm-mm. Yeah. Kaya nga sabi ko marami pa mga audio message siguro lalabas na makakapag-diin sa kanya sa lahat ng kawalang-hiyaan niya. I heard one audio message. I think it's still on my phone. Yung parang kasagsagan ng kampanya ito eh. And then that was a Sunday. I was shocked. Hearing Lisa Marcos. Okay. That was a Sunday and then parang si Vince yata wala doon sa kanilang family lunch. Magla-lunch sila together. Na wala si Vince dahil dinala ni Martin Araneta somewhere at ng kampanya. And she ang dami mura niya. Ang dami mura. Get your ass here. Or something like that. Get your ass here. That's what I remember. Get your ass here. And then marami pa siyang mura. And then binantaan niya si Martin Araneta. And yung kapatid niya? And yung kapatid, di umano. Ang kapatid niya di umano. That's how she acts. She acts like with parang yun nga mga kababayan, may imperialistic tendencies. May imperialistic tendencies ng babae na to, ilusyonada eh. Yeah.
So talagang grabe, grabe yung babaeng ito. At saka, well, sa dami ng mga issue na kinasasangkutan niya, sabi ko nga, hindi lang disbarment ang dapat ihatol sa babaeng ito. Kung panahon pa nga tayo noon, dapat stone to death para, you know. Biblical times. Biblical times, yeah, kung babalik tayo doon, di ba, brother? But anyway. Ate Claire, I'll just go back. Mga kababayan, kaya nga, kung kakasuhan nila ko, depensa ko talaga dyan is righteous indignation. O, righteous. Yan talaga yung depensa ko sa kanilang mga paratang sa akin, righteous indignation. And then, lalatag ko na lang lahat yung story. And for that, it would be plain to understand that you cannot fault me for saying those words because of the injustices ni Lisa, hindi lang sa akin, kundi sa bayan. Yeah. Silang dalawa. Si Ate Claire, yung other issue. Yeah, silang mag-asawa talaga. Sa dami ng injustices na ginagawa nila, like sa Lotto, di ba? Yan lang sa PCSO. Yung ngayon, may nag-hearing na naman, pero wala rin naman nangyari. So, what do you think, Attorney Glenn? Tatagal pa ba ito mga to? I'll do my best to inform the public about, yun na nga mga kababayan, itong tatlong meeting ni Lisa Marcos, nilinaw ko na yan sa Cebu, tatlong meeting yan, hinabol talaga niya yung Smartmatic. Hinabol talaga niya yung Smartmatic para mga siguro niya na mananalo yung kanyang asawa at yung kanyang anak. No, this represents the biggest issue, the biggest dangerous issue for Marcos Jr. Kasi pag meron kang ginawang ganyan, it means wala ka talagang authority to rule. Wala kang authority to be there in the office of the president. Kasi tinamper mo yung election system. Tinaya mo yung election system. Sabihin na natin nanalo ka. In reality, nanalo ka. Pero kung dinagdagan yung boto mo, you have no right to be in the office of the president because you have no moral scruples. Wala sa iyo yung morality. You cannot rule us with the moral ascendancy of a true leader. Because tinamper mo yung election system. Hindi naman pwedeng sabihin na hindi mo alam ang pinaggagawa ng asawa mo. Alam ko naman na sinasabi ni Lisa Marcos yung mga bagay na yan sa'yo. Mga kababayan, itong issue na to is the biggest and the most dangerous issue for Marcos. Eh, pwede siyang matanggal dito. Because yung sinasabi ko, wala kang moral ascendancy to rule this country because you are immoral and unethical by yourselves, itong kayong dalawang mag-asawa. Dito sa pakikipag kunsaban sa Smartmatic. Dito natakot si Lisa Marcos, mga kababayan. Natakot siya dyan na merong legal basis, merong moral basis for the church to call for Marcos to resign. Kasi ang simbahan, morality. Merong moral cause, merong moral ground ang simbahan na yun. The faithful, whether that is Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, our Muslim brothers, Seventh-day Adventist, all other denominations, basta rehiliyon ang pinag-uusapan, morality ang issue dyan. There's a moral issue. Paano ka makakapangulo sa isang bansa na wala kang sense of right and wrong para sa'yo ang pakikipag-usap sa Smartmatic to ensure na mananalo ka is all right, which is actually morally wrong. So from the moral standpoint, walang moral ascendancy si Marcos na mag-occupy dyan sa office of the president because of this information. The other one, it's my legal basis ang ibang sektor ng komunidad na mag-question sa kanyang pagkapanalo. So ito yung pinakamalaking issue na natakot si Lisa Marcos. Kaya nung nagsalita na ako doon sa Maisog, sinampahan na ako ng kaso. And then pagsalita ako sa Cebu, sinampahan na naman ako ng kaso. Ngayon nagsalita na naman ako sa Liwasan Bonifacio, sinampahan na naman ako ng kaso. O kung magsalita na naman ako sa next venue, sasampahan na naman ako ng kaso. But parang every speech, may kaso ako. But it's all right. That's part of the territory. I already expected that. But don't stop me. Kung ibubuking talaga kita in all your sa lahat ng kasalanan mo, Lisa Marcos. Because the people is right. The people have the right. The people has the right to know.
Ate Claire. Actually, Attorney Glenn, yung una ka nagsalta is January 25 sa Davao, okay? Na sinabayan nila. Yes. Sinabayan na sa Quirino Grandstand. I don't know kung nabasa mo ba to. February 7, nagsalta ito si Lisa Ahas Araneta Marcos. Sa isang nag-speech siya eh, doon sa ayun sa caravan sa La Union na sinasabi niya dito. Yeah. Right after na sinasabi niya, hindi na po uso ang paninira, di ba? Paninira. Hindi na po uso ang pagbabatutos. At mga salitang napakasakit. Hindi ganoon ang Pilipino, rich or poor. May class naman tayo ng kaunti. Comment mo doon, parang hindi ka nakakomment doon ah. Ah, oo, yun. Narinig ko yun eh, na hindi na uso ang paninira. Right, you know, after ng maisog. Oh, kasi at oo, kasi right na bulljack si na bull's eye doon si Marcos eh. Yung mga sinabi ni President Duterte. Mm-hmm. Oo. Oh, pero you know, mga kababayan, look at how way she talks. It's trash. It's trash. Basura. Walang sense. It's so detached from reality. Oh. Yeah. When you say a fact, hindi yan paninira, mga kababayan. You see, when you state a fact, tulad ng sinabi ko, nag-meeting kayo ng Smartmatic, sabi mo sa akin, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys with me, but not you because they hate you so much. That is a fact. Yeah. Na sinabi mo, Lita Marcos, lumabas yan sa bibig mo, nandun ako eh. O nandun ako, lumabas yan sa bibig mo. Oh, Attorney Glenn, pinapapunta ka nila sa meeting sa South Super Highway, December 10, 2021. Mm-hmm. Oh, may address pa yun. Oh. That's a fact. So, hindi paninira, mga kababayan. Pag sinabi mo paninira, yun yung news. Gawa-gawa. O, gawa-gawa. Fake news, yun ang paninira. At saka yung audio message, eh, siya yun eh. Paano maging yung tungkol sa extraction? Ay, hindi. Yung pangyayang alam niya. Hindi may deny yun. Deny that. Boses niya yun eh. O, boses niya yun. Push. Hilig ka talaga, Lisa, sa push eh. Ng mga illegal na push eh. Push kita dyan eh. Push ko siya. Push ko siya sa... Sa bangin. Anyway, brother, na well, alam niyo mga palangga, mga kababayan. Parang kami ni Attorney Glenn Chong, may mga hinaharap, sinisindak, ini-intimidate, nakasuhan o may mga kaso na. Hindi lang ako, marami tayo. But still we're here for you. Sabi ko nga hanggang sa huling patak ng dugo ko, dugo namin ipaglalaban namin ang katotohanan kasi sino pa ang lalaban? Sa Kuting at Ahas administration na patuloy kayong pinahihirapan. E di, kasama kami ni Attorney Glenn Chong. Attorney Glenn, message mo sa ating mga palangga na tuloy-tuloy na sumasubaybay sa atin every day. Talagang nakatutok sila dahil excited na silang mawala na itong mga salot na Kuting at Ahas. Mga kababayan, ulitin ko po sa inyo, maraming salamat sa patuloy niyong pagtangkilik kay Maharlika. Patuloy po natin siyang suportahan. Let's share lahat ng kanyang vlogs and then paalam natin sa ating mga kapamilya dito sa Pilipinas. I thank you for your sacrifice. Kahit ganyan lang yan. Because that is what you can afford at this time. Diba? For OFWs na sa ibang bansa ka, what can you do to share in the fight? Panoorin natin ang vlogs ni Maharlika and all others. Hindi lang si Maharlika, lahat ng mga kalaban ng administrasyon ito. And then, ipakalat natin, i-share natin, huwag tayong matakot. Kasi, that's how share, that's your fair share of the fight. It just so happened na kami yung nasa front line, but mainam isipin na alam namin na ang ordinaryong mga kababayan namin ay nasa likod namin. Di ba? It gives us more motivation to fight for our country until we are free. Mm-hmm. So, ito yung mensahe ko sa inyo. And then, bago tayo matapos, ulitin ko uli ang aking challenge kina Congresswoman Garin, Congressman Is Barbers, Johnny Pimentel, and Anthony Goles. O kung sino pang congressman, including Tambalustros, na gustong sumausaw dito. Do not condemn me for my conclusion. You have to unearth the reason behind it. So the reason is not far to seek. Nandyan yan sa aking Facebook wall, nakapin yung post na yan, you can download it. But at any rate, I will give you a copy. And pag sa pagbigay namin ng kopya sa inyo, comes along with it,
yung challenge sa inyo that you will call for an investigation. Yes. Imbestigahan ninyo itong mga sinasabi ko. Kalad ka rin nyo doon si Hubert Kibara, si Ipan Oy, at iba pang personalities. I'll throw in Lisa Marcos, isama nyo. O Lisa, huwag kang matakot. Kung wala kang katatagutan, haharapin mo ako. Ito mga kababayan. O Lisa, ito, hamon ko talaga sa'yo. Pati ikaw, Bongbong Marcos, kung wala kayong kinatatakutan sa akin, harapin nyo ako. O, magharapan tayo. O, we are putting this out in a public space para alam ng taong bayan. Hinahamon ko kayo, harapin nyo ako. Pag-usapan natin to. The only demand I will make, the only condition I will make is that the hearing should be public. Public. O, dapat nandun yung mga media, nandun yung mga, hindi lang mainstream media ha, dapat nandun din yung mga bloggers. Kasi, pag mainstream niya, papatayin din lang nila kasi bayad sila. O, taking from the playbook of Smartmatic, isama nyo pa si Smartmatic doon. Isama si George Garcia. All in kayo dyan. Kung poker pa to, all in na kayo. All in ako. Sige. O, yun, mga kababayan, ulit-ulitin natin yan. Sa mga trolls, yan ang sabihin natin sa kanila. Magandang punto yan, oh. Sa mga trolls na nagko-comment dyan, o, ang hamon ni Glenn Chong, magharapan daw kayo, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, doon sa Kongreso. Huwag sa Senado, hindi naman sila nakikialam, eh. They are being true to their form. Kung nasa, ito kung mga nasa side nila yung truth. Kung dito nasa sa side, house. Kung nasa side nila yung truth, di ba? Dapat excited sila na, you know, maano ka, matalo ka dito sa hamon mo. Imagine, pag natalo nila ako dyan, I will publicly apologize to Lisa Marcos, Bongbong Marcos, and I erase myself from the face of the Philippines for 6 years. Ah, 4 years na lang pala yung natira. Pero, no, wala na matitira. Pero, ito, pero kung mapatunayan ko na nangyari yan, bumaba kayo sa pwesto. Correct. Oh, sige. Bumaba kayo. Ako, mag-apologize ako. Sige, maluluhod pa ako sa inyo. Sige. Dagdagan pa natin yung motivation ninyo na makipagharapan kayo sa akin. Sige. Mag-apologize ako publicly, tapos luluhod pa ako sa inyong harapan. O kung iparada nyo ako para ipahiya nyo ako, sige, okay pa sa akin yan. Sige, isakay nyo ako. Tulad ba dati sa China, di ba? Nilalagyan ng placard yung mga criminals at pinaparada. Shaming. To shame them. Sa China yan, dati, during the Cultural Revolution. Okay. Sige, mag-apologize ako publicly, luluhod ako sa inyo, hihingi ng tawad, tapos you can publicly shame me. Go around mo ako dyan sa Metro Manila. Lagyan mo ng karatula yung harapan ko kung ano, whatever you wish to describe of me. Sige. Pero, pag nanaig ako, dapat tunayan ko yan, bumaba kayong dalawa, bumaba ka Marcos sa pwesto. Sige. Yan, kaya naman, bumaba na sila, talagang sabi ng mga palangga, si Rhoda Marcos resign. I love you na talaga. Okay, Attorney Glenn Chong, kay sabi ni Rain 24, ang dami nating supporters. I support you too from OFW Josh TV. Thank you mga palangga. Dahil sa inyo kaya lalo kaming tumatapang. Kung wala kayo, natunaw na kami. mga kababayan, siguro the pressure against us, the pressure on us. Siguro nalusaw na kami ni Ate Claire and all others. Hindi lang pati si Pebbles, si Sass, and many others. Baka nalusaw na kami sa kanilang combined pressure. But because you are there, it gives us more motivation to fight. Thank you. Sabi ni Jinky Bell, new subscriber here. Kapangkapi lang po. More power to your Marlica, Attorney Glenn Chong. I salute you both from watching from California. Ayan, magkapit bahay lang tayo palaga. Anyway, mga kababayan, thank you so much for watching. Attorney Glenn, I'll see you again. So, padala natin. Thank you and you take good care of yourself. Yung letter para sa mga kongresista din, pag na-mail na natin, ay pag na-i-deliver na, we'll talk about it again. Padala natin kita, para i-post natin. Yeah. Papadala mo ako. All right, take care. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Ayan, mga palangga, talagang tuloy-tuloy ang ating pakipagbakbakan, apology baka mo, hindi yan mangyayari. Diba? Dahil walang, hindi rin mag-a-apologize yung mga yan. Pero, kakarayin natin sila palabas ng dahan-dahan, peacefully. Malapit na yan. This is your fair lady. Magbabalik po muli tayo. Thank you.